Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pinagtatapos ito sa amin. Maraming salamat sa mga oras na ito, sa magandang panahon na pinagtatapos sa amin sa tuloy ito, sa aming pasimulang aming family retreat. Sana po itulungan po sa amin na magkaroon ng pagtataga, makinig na maayos para sa aming mensahe sa pagpapag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 p
butas at panahon para kami po ay patuloy na pagtawa ng aming gawain gagawin sa tatlong araw na gagawin family retreat. Papalain kami, tulungan mo po about sa amin, ito dahil namin sa pangalan ni Jesus. Okay. Sa mapagpalang araw ng Sabado, sa lahat ng ating mga kapatid. Okay, happy Sabat po sa ating mga kapatiran. Happy Sabat, mga kapatid. Ating pong bati ng ating mga katabi. At ngitian po natin. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na dyan po sa tent, ay welcome po. Lumapit na po kayo dito at tayo po ay magsisimula na sa ating pagsamba. Okay, sa gabing ito ay tayo ay mag-roll call na mabilis. Unahin po natin ang Bumabong Church. Pakitas ng kamay. Marami po sila sapagkat taga rito sila eh. No? Okay, welcome po. Mararog. Marami rin po ang Mararog. Parang mas marami pa sa Bumabong. Amen. Yan, kita mo, brother Nene? Mas marami tayo ngayon, ano? Kaya purihin ang Diyos. Ating i-welcome ang labasan. May labasan dito eh. Si Brother Bert, nakita mo. At yung si Brother Nem Dalida. Yan ang ating mga makisig na kapatiran, ha, kapatid? Okay, mula po sa South, from Kawayan, Brother Binan.
Yan po, dalawa lamang po sila. Dahil po yung ating mga kapatiran ay yung isa po ay nanganak at nakaraos na rin, bagaman cesarean, yung si Sister Lablin Magnaye, ang naging asawa ay si Ian Aya. At Sister Nemia po ay hindi nakarating dahil ang kanyang mahal na ina ay nasa Kalapan, nasa ospital. Kaya patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatid na ito na sa banig ng karamdaman. No? At ganun din po, ay wini-welcome po natin ang mga taga-Mina de Oro. Marami yata yung taga-Mina de Oro eh. Paki-taas nga ng kamay, Mina de Oro. Yan. Nagabihis pa yung iba. Pero alam ko, nauna ito sa sila eh, kanina. Nauna, no? Okay, purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. At San Isidro, narito si Jonel eh. Sa pamumuno ni Jonel, ayan. Hindi ka naging isa, Brother Jonel. Bukas, darating sila. Dahil alam natin, ang panahon ay medyo... Okay, ating i-welcome po ang Project 6. Sa pangunguna ni Brother Nilo Royo, narito po ang kanyang buong pamilya. At sila po ang nauna dito kanina. Okay? Dahil sila po ang naganda nitong ating venue. Kasama po ni Brother Samson Galpo. Okay? Narito ba? Taga Project 6? Kita ko narito eh. Baka nandun pa siguro sa mga tent. Ating welcome din ang Carmundo. Okay? Hindi pala makakarating. Sapagkat meron pong patay sila. No? Pero kapatiran natin, nanay ni Ate Alice Manukan, treasurer ng Carmundo Day Church, sa edad na 87 ay pumanaw na po si Lola, si nanay. Okay. Kaya ang buong kapatiran ng Carmundo ay nandun po, gumagawa ng pagluluksa gabi-gabi. At doon nga pinadala ko yung assistant ko para may speaker sila. Si Marex Arsola. Okay, welcome po ang pastuhan. Narito ba? Okay, wala tayong nakikita. At ganun din, ang Lisap Gumatos, maaring bukas po, ay nagpa-abiso sa akin, bukas sila darating. Kaya welcome po ang bawat isa sa atin. Ano pa yung mga church na kaligtasan? Okay, baka bukas po yan, darating. Kaya tayong mga narito ay welcome, welcome po ang bawat isa sa atin. Amen? At nice ko pong i-welcome ang ating pong mga bisita galing ng EUP, si Sir Wenfred Basamba, EUP instructor po ng IT. Yan, si Sir, ayun po. Welcome po, Sir. Marami pong salamat sa inyo pong pagdalo sa ating pong paunlak ay kayo po ay tumugon. Bagaman naglaan po kayo ng oras, panahon, para lamang tayo po ay mapaglingkuran dito sa Bungabong. Amen? Okay, welcome din si Brother, si Pastor Joel Romero. Ay, hindi pala nakarating, iwan ko kung darating bukas. Okay. Ang mahalaga, welcome natin siya. At lalo higit, si Pastor, sarili pong atin, tubong San Isidro. Sa San Isidro po kayo pinanganak, Pastor? Okay. Ang kanya pong mga magulang ay taga San Isidro. Walang iba po, kundi si Pastor Freddy Matira. Siya po ang si Central Luzon Conference Publishing Director. At narito rin po ang kanyang may bahay, ma'am. Welcome po. Pwede po bang tumayo, ma'am? Ayan. Welcome po kay ma'am. At sa lahat po ng ating mga bisita na narito. Okay, yung anak ni Kuya Boy, narito rin. Umalis eh. From Manila. Galing Manila yon. Ano po? Welcome po sa mga galing Maynila. At marami tayong mga kapatid ngayon na nagbakasyon sa atin pong lalawigan dito sa Oriental Mindoro. Kaya
Damhin natin, mga kapatid, ang kalikasan. Na narito na ang kalikasan na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya tayo narito para tayo ay mag-relax. Narito tayo para purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, mapalad po kayo. Kayo pong mga dumalo sa kauna-unang gabi na tayo po ay nakarating dito po sa napakagandang lugar ng Godoy Resort. Ano po? Napakaganda. Simple lamang, mga minamahal. Kaya pinasasalamatan po natin ang mga tagapangasiwa nito pong Godoy Resort. At ito po ay isang karangalan po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay nagsama-sama sa dakong ito upang katakpuin natin ang Panginoon sa dakong ito. Amen? Kaya libre, mga kapatid. Libre ang pagpasok natin dito maliban sa entrance nyo, kakaunti lamang. Bibingti lamang, parang nag-unlitex lang kayo. Ano po, murang-mura lang, mga minamahal. Libre ang hangin, electric fan, libreng-libre. Pag pumunta pa kayo dyan sa Dalampasigan, bukas, lahat ng sakit nyo, karamdaman, gagaling. Amen? Sabagat sabi nga ni Ellen White, ang kalikasan ay nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Nature and revelation alike testify of God's love for man. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ay nais ko pong banggitin sa inyo ang ating pong mga nanguna sa ating mga ngasiwa o maglilingkod sa gabing ito. Pinangunahan po tayo ng isa sa ating mga elder ng Bungabong, si Brother Boy Periol. At ang magbibigay po sa atin ng special number ay ang Buwas Teacher. Ano po? At bago po natin marinig ang ating tagapagsalita, sarili pong atin, Tubong San Isidro, walang iba kundi si Pastor Freddy Matira. Ay mapapakinggan po natin ang minsay ng awit sa pamamagitan ng ating mga guro na buhat po sa Buwas. At muli po, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Nawa, sa gabing ito, i-enjoy natin ang ating pananatili sa lugar na ito. Hanggat maaari nga sana, ma-enjoy natin ito, walang uwian eh. Ano po? Kasi dalawang gabi lang ito. Kapag umuwi kayo, lugi kayo. Hindi nyo mararanasan yung napakagandang experience na pananatili nyo dito. Na-appreciate ko po si Brother Buddy, dumating kanina, 5:30, nagagawa ang dilim at liwanag. Pastor, sisilipin ko lang. Nung sinilip niya, Pastor, napakaganda, babalik ako. Ngayon, buong pamilya niya, buong angkan, dinala niya dito. Amen? Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, ay ating pong pakinggan ang minsay ng awit na ipapagkaloob po ng ating mga guro sa Buwas. Thank you.
kapatid, mga kababayan. Ako po ay nagpapasalamat na nakarating po dito sa ating distrito. Actually po ay hinihintay-hintay ko po si Pastor Romero, pero hindi pa siya dumating. Kasi ako po may inihandang series na 5 series po yun, pero ngayon po ay sabi ko wala palang darating. Pero iniisip ko mag-speaker natin ngayon si Sherwin. Nasaan si Sherwin? So anyway, siya po ang ating media coordinator sa EUP. Kaya isang pong lugar na doon po yan, dito pagdating po dito sa North, siya po ay lagi nating kasama. So si Pastor Paildo po ay kasama po namin yan sa CLC. Nagpalit lang po sila ni Pastor Joshua. At ngayon ay gusto naman niya makipagpalit sa akin. Kapag may lilipat dito, doon daw uli sila. Amen. Pero mga kapatid, actually po kami ay dapat ngayon ay sa CLC, sa ano, EUP. Ang EUP po ang Cavite at saka po ang CLC this coming November 28. Ngayong November 1, start na po na yung po separate na misyon. Madadagdagan po tayo ng misyon at balang araw po, mahahati rin po ang union. Magiging dalawang union tayo. Opo, pag dumami po tayo ng misyon sa ating pong konferensya, mahahati rin po ang union. Pero mga kapatid, maganda po yung para mas magaan ang gawain. Sa Cavite po ngayon, sobra-sobra po ang kanilang pera. Kahit pa po dalawang taong hindi swilduan, hindi makakuha ng tithes, susildo pa rin ang mga manggagawa. Ganong kalaki ang pwersa ng Cavite. Kung dito po sa Batangas, talagang ano, magkakasya pa rin ang income. Kaya sila po ay nag-separate, isang lalawigan lamang para Mindoro, isang misyon. Pagkatapos po ang CLC, sa ngayon po ginagawa po doon sa CLC ang at least 4 na church sa isang pastor. Para po may ikutan niya talaga. Dito po sa inyo, ilan po ang pastor? Ilan ang Tracy? Imagine, sa amin po ay 4. Kaya lang po doon sa amin isa, yung isang church, pero 3,000 ang member doon, active yun. Ayan, isa nag-dutubli. So ngayon po ay mahirap ang kalagayan ng inyong district pastor. Marahil minsan nahahanapan tayo ng ako po ay nag-district pastor sa isang ano lang, ilang kwan lang, tatlo lang. Tatlong church lang. Pero malalaki po yun. Yung sa may ayas, yung sa silang proper. So ngayon po ay ang ating pong layunin ay palakasin ang pamilya ng Diyos. Amen mga kapatid? Yan po ang isang paraan para po tayo ay makapaglingkod. Kapag ang iglesia o ang pamilya o ang family ay aktibo sa kanilang pananampalataya, walang problema ang gawain. Walang problema. Hindi po tayo nangangamba. Kahit anong mangyari sa ating buhay, tayo po yung pamilyang masaya at naglilingkod sa Panginoon. Ngayong gabi po ay nais ko pong dalahin kayo sa ang layunin kung bakit ang family po ang number one. Ang ating pong purpose ay walang iba kundi tayo maging saksi ng ating Panginoon o para tayo sumaksi. Yan ang ating misyon na gagawin dito po sa ating distrito. Kaya mga kapatid, maganda po itong ganitong tayo po ay nasa madilim at malayo sa ating mga tahanan. Kagagaling ko lang po ng Palawan. Kami doon nag-retreat. Lahat ng dinala ko doon na kapatiran ay 100. Bastos kami ng kulang-kulang na 1 milyon. 1 milyon. At yun po ay umikot kami doon sa may mga pinapasyalan doon eh. At ito ipapakita natin, iba ang mga kapatid kapag malayo sa kanilang sambahayan, pagkatapos nasa kabundukan, yung nasa bundok at may tubig na kaunting lumalagas na doon sa tabi ng dagat. May imagine mo, lalo na ho kung madilim, na imagine mo yung iniisip mo lang, wala, hindi mo na naiisip yung negosyo, hindi mo na naiisip yung tawag dito, yung iyong mga hanap buhay, na naiisip mo lang ano kaya kalagay ng anak ko,
ang isipin mo, panalangin sila. Tama po ba? Lalo tayo nagiging malapit sa Panginoon kapag tayo po yung iniisip natin, kaya naririto tayo, ipokus natin ang ating mind para sa Kanya. Amen, mga kapatid? At ito ang dahilan, mga kapatid. Kung tayo po nag-iisip ngayon na malayo ang ating iniisip, kalimutan natin yung mga ating iniisip na iba. Ngayon po ay, bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Minamahal at mahabagin po naming Ama, ngayon pong gabi kami po ay nagpapasalamat na inyo pong patuloy na tinawagan ng inyong mga anak na lalaki at babae upang kami po ay makinig ng iyong mga salita. Magpalakasan kami ng pananampalataya na kung paano ang aming Panginoon ay nakikipag-usap sa isang lugar sa mga alagad, ganun po ninyo kami kausapin ngayong gabi. Magsalita po kayo sa pamagitan ng iyong Banal Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po ay witnessing of the family for Christ. Ito ang pagsaksi ng pamilya ng ating Panginoon, no? Ngayon, iisa po ang ating binabasang Biblia. Iisa ang ating layunin at iisa ang kapangyarihan. Meron pong tatlong mahalaga na kailangan po natin sa ating buhay. Ang sabi po dito, but he shall receive power. After that, the Holy Spirit come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ito po ay kinausap ng ating Panginoon ang mga alagad. At napakita siya sa mga alagad nung siya po ay matapos na mamatay. Ano po? Napakita muli siya sa mga alagad. At sa kanyang pagpapakita, iniisip ng mga alagad na dumating na ang Panginoon. Dumating na ang panahon upang ang bansang Israel ay ano po, maipagtanggol. O, maipagtanggol at muling maitayo ang nawasak na bayan ng Diyos. Kung kaya nga po ngayon ay sila ay ano po, sila ay kinausap ng ating Panginoon. Nang sabi niya ang tungkol sa pagdating at parito ng anak ng tao ay hindi ibinigay sa atin. Kundi ang Ama lamang nakakaalam. Kaya sabi niya, ang kinakailangan ninyo habang naghihintay sa Panginoon at ang mga anak ng Diyos ay ano po, tumanggap na ano, Banal na Espiritu. Doon po sa Acts chapter 19, verse 1 to 4, makikita po natin doon, tinanong sila ni Apostol Pablo. Ang sabi po doon ay ano, nakita mo ba o nasalubong mo ba ang Banal na Espiritu? Sabi niya, kailan may hindi. Sabi niya, saan ka nabinyagan? Sabi niya, ay nabinyagan ako kay Juan. Kaya ano po, sila ay muling binyagan sa Banal na Espiritu. So, ang binyag, mahalaga po yan. Pag kayo ay binyagan, sinong bagong binyagan dito? Meron mo ba bang bagong binyagan dito? Newly baptized? Wala pa. Siguro ho, meron dito. Alam nyo mga kapatid, doon sa Ruhas, nakukwento lang sa atin na ating pastor, may inalihan. 11 sila, inalihan ng demonyo. Mga kapatid, inalihan ng demonyo. Kailan nangyari yun? Nung Sabado. Nang umaga. At nung alihan po ng demonyo, alam mo ninyo, nung sila'y alihan ng demonyo, sila'y ano ho, nagwawala. Nakakita na ho ako niyang naalihan ng demonyo. Yan ho'y pinasukan ng masamang espiritu. May lakas po yan. May lakas. At yan din ho, alam din niya yung ginagawa mong di maganda at ginagawa mong masama. Ay, alam mo niyo yung demonyo, pumupuspos din ho sa atin yan. Kaya ngayong gabi, ang gusto ko pong mangyari, hindi kayo, tayo puspusin po ng ano po, Banal na Espiritu. At doon ho, kung may kwento si Pastor Padre, patay na siguro si Pastor Padre, 1986 ay nakukwento siya sa amin nung kami ay college pa. Ang kwento niya, yan palang pag ikaw ay mahina ang pananampalataya at hindi ka puspos na Banal Espiritu, ay madali kang ano, mapasok ng demonyo. Madali siya napasok. Ay meron nung ministro. Ministro yan. Kaya mga kapatid, kayo huwag matatakot. At kwan, pagka ang Banal Espiritu sa atin, takot ang demonyo. Kahit pa panalangin natin, lumalayo sila pag nananalangin ka. Ngayon, ganito ang nangyari. Siya po'y naroon. Ay, natakot. Natakot siya.
Kasi lisaw mata, babae rin, ministerial. Natakot siya. Ay, nadakot ho siya sa ulo. Pagdakot ng ganyan, nakaganyan ho siya, nakasirip na ganyan eh. Ay, hindi niya napapansin, nandito yung inaalihan. Masiksikan ng mga tao eh. Sinisilip ho niyang ganyan. Ay, ngayon na hindi niya napapansin, nandito pala sa kanya yung inaalihan ng demonyo. Pero yun, ministerial din, babae. Ay, nadakot ho sa ulo. Pag ganun, sabi, isa ka pa. Sino ka? Isa ka pa. Sabi niya. Pagdakot sa ganyan eh, siya ho yung pauwi. Parang siya eh, ano, nag-iba rin. At nag-iba na rin ho salita. Pinasok din siya ng demonyo. Mga kapatid, sa panahon pong ito, dalawa ang papasok sa atin. Pag hindi tayo napuspos at tumanggap ng banal na espiritu, iba ang tatanggapin natin. Mga kapatid, ito ang nakakatakot. Alam mo natin, misan din natin nalalaman, infiltrated tayo ng ano po, masamang espiritu, kaya tayo hindi nagagamit. Sa halip na tayo magamit, tayo po'y kumukontra para gamitin. Tama po ba? Kaya mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon, ang kumukontra sa gawain, ang kumulating nakakontra, ang lagi pong, ano ba yan? Parang nagiging mabigat at negatibo. Mga kapatid, napupuspos po yan ng banal ng masamang espiritu. Pero, kapag tayo napupuspos ng kabutihan ng Panginoon, yan po'y puro pagsaksi, mga kapatid. Pagsaksi sa Panginoon. Amen? At ako po'y naniniwala na kaya po kayo naririto. Para po tayong mga 12 alagad nakipag-usap sa Panginoon, hindi man sa kabundukan, pero dito po sa karagatan, no? Tabi ng dagat. At dahil gusto nating tumanggap ng banal na espiritu. Amen, mga kapatid? Maina po ang amin sa ating distrito. Ah, amen po ba, mga kapatid? Amen po, mga kapatid. Yan. So yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo po ay tumanggap at magiging kakaroon tayo ng kapangyarihan. Alam po ba ninyo, kahit tayo po, mga kapatid, ay hindi marunong, kahit hindi tayo matalino, kahit wala tayong alam, kapag tayo'y pinuspos ng banal na espiritu, magkakaroon tayo ng karunungan. Hindi po pinag-uusapan dito kung ikaw ay mayroong pinag-aralan. Hindi po pinag-uusapan dito kung ikaw ay gwapo o matangkad. Ang pinag-uusapan dito kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Dito po sa talatang ito at sa kapitulong ito, sa Acts hanggang chapter 2, ng Acts, mga kapatid, sila po ay naging makapangyarihan na makapagsalita. Alam niyo, maganda ang pamilya. Kapag ang pamilya ay puspos ng banal na espiritu, magiging makapangyarihan ang ating paglilingkod. Magiging makabuluhan. Alam mo ninyo, mga kapatid, meron nung isang diakono ang kanyang tungkulin, Pastor Paildog. Diakono. Ang sabi noong elder, gustong mahikayat yung kanyang ama nung elder, ay darating ang presidente ng misyon. Sabi niya, Papa, ikaw ay dadalo dahil darating ho ang presidente. Ayun ho kanyang papa ho, medyo matisturin eh. Pero may doktrina na. Kaya lang, matitisturin. Ibig sabihin, pag nakakita ng mali, ayaw na, di takot niya may bisita. Iniisip ngayon ng elder na itong ama niya may kayat at magaling magsalita ang presidente. Magaling magsalita. Ay di na, pagayak yung ama. Sabi ngayon ng ama eh, sige, ako ay sisimba. May malaki ang problema ng ama. Ako ay kaanya sisimba. Ay ngayon ho eh, ang problema, hindi ho darating ang presidente. Ang problema niya, sabi, naku po, hindi pala darating ang presidente. Para si Pastor Joel hindi dumating ngayon. Di ngayon, hindi pala darating. Ini-expect nila ang speaker nila ngayon ay ano po, presidente. Ay ang naka-assign po ay yung diakono. May batas po sila na kung sino ang naka-assign, siya ang magsasalita kung walang speaker. Eh sabi niya, itong aming diakonong ito, ikuan eh. Walang masyadong alam. Sabi, Papa, sa susunod na lang ho kayo pumunta. Papa, pinigilan po yung Papa kasi yung magsasalita hindi magaling eh. Papa, sa susunod na lang ho. So ngayon, ang nangyari mga kapatid, sabi nung ama, hindi, napakayak na ako, bis na ako, ako yung dadalo. Dadalo ako, sasama ko. To make the story short, mga kapatid, ay nandun na po, kabadong-kabadong ildir. Sabi niya, naku po, ay ano kayong sasabihin nitong diakonong ito, yung baka kung ano masabi nito, at baka ang sabihin nito yung mga tuliksa sa kwan, sa mga tuliksa, sa mga kapatiran. Kasi kilala niya eh. Pero mga kapatid, yung palang diakonong ito'y nasabihan, nasabi niya hindi darating. Sumasakit pala ang kanyang tiyan.
At talaga siya ay nagano, loose bowel movement, talagang sinabi niya. At ang ginawa niya, umiyak siya sa Panginoon, Lord, kung ano man ang aking kasalanan, ako'y patawarin mo. Hindi ko kaya magsalta, wala akong kayanan, Panginoon. Ako'y humihingi ng tulong sa iyo, ay talagang lumuhod siya. At kanya pong nabasa itong talatang ito. Nang sabi niya, mga kapatid, wala po ang ating tagapagsalita, ngunit ako po'y gagamitin ng ating Panginoon. Ako po'y magsasalita sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ako ay naririto ngayon at ang salita ng Diyos ay inyong mapapakinggan. At sinabi niya, isa lang ang sinabi niya tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi niya, tungkol sa pagpapatawad, ang Diyos ay naparito sa lupa upang para sa mga makasalanan, siya ay handang magpatawad ng lahat ng kasalanan, ang sabi niya. At ang sabi niya, walang kasalanan hindi mapapatawad ng ating Panginoon. Kung tapat at banal na siya ay lalapit sa ating Panginoon, siya ay patatawarin ng Diyos. Sino po sa gabing ito ang handa pong magpatawa, ang handa pong lumapit sa Panginoon at pagsisihan ng kanyang kasalanan, didinggin siya ng Panginoon at siya ay patatawarin ng ating Panginoon. In Jesus' name! At sabi niya, alam niyo mga kapatid, nagtaka yung elder sa kanyang ama. Kaisa-isa, minsan lamang sumimba. Siya lamang ang tumayo at sabi niya, ako po pastor, ay pastor pa ang tawag doon sa diakono, ako po pastor. Aba, umiyak yung ama niya. Yung palang ama niya ay punong-puno ng maraming problema sa buhay. At ang kailangan lamang ay makarinig ng comfort ng Panginoon ay mapagpatawad at walang kasalanang hindi napapatawad ng Diyos kung tapat at banal na ikaw ay lalapit sa kanya at magsisisi ng iyong kasalanan. Siya ay lumapit. Pastor, ako po. Gusto ko pong magpabinyag. Sipin mo. Hindi naman binyagan ang kanyang panawagan. Ang kanya pong nasa isip ay laging sabi ng kanyang anak, ay hey daddy, papa ay magpabinyag na. May doktrina na rin naman eh. Ay ayaw pa. Sipin niyo, ang pakaintindi ng pastor, yung diakono, sa dami-dami ng nangaral, mga kapatid, sa kanyang ama. Napayak ang elder, sabi niya, ang gawain ito, hindi gawain ng tao, ngundi ito'y gawain ng Panginoon. Ang Panginoon ang humihikayat sa tao. Naniwala at nabago ang pag-iisip ng elder na yon, na nakita niya ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ang hihikayat kanino man kapag sumasa atin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Yan po ang isang, pwede ko na pong tapusin yung aking sermon para pong diakono. Ay, nagpabinyag na. Ngayong gabi ho, mayroon po bang magtatayo? Sasabihin niya, ako'y magpapabinyag na rin na hindi pabinyagan at ako hindi magpatawad. Ako'y patatawarin ng Panginoon. Mga kapatid, yun po'y gawa ng Holy Spirit. Wala pong pamilyang mahina. Walang pamilyang walang kakayanan. Kapag ang Diyos ay nasa sa atin, siya ang gagawa sa atin. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang magpapalak sa atin. Siya ang gagawa para sa atin. At tayo po'y magiging saksi. Mga kapatid, ang istorya po ng mga apostol. Ang sabi niya rito, and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, have you received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Oh? Ang sabi diyan mga kapatid, ay wala silang narinig o nasa lubong. Kaya sila po ay ano, muling binautismuhan sa Banal na Espiritu. Kaya ngayong gabi kailangan natin ang Banal na Espiritu. Yun ang susi sa ating buhay at pamilya na tayo po ay magiging matagumpay na sasaksi sa Kanya. Napakasarap po na panukulain natin sa ating buhay. Na tayo po, ang pamilya natin ay ating ilalapit sa Diyos at tayo magiging saksi niya. Amen mga kapatid. Amen. Kaya ngayon pong gabi sa ating mga pamilya, maganda alam nyo sa atin yung pag-aaral ga sa bukas, maganda ito hanggang matapos sa hapon ng ating pamilya. Ito ang pamilya naghihintay, ito ang pamilya naghahanda, at ito ang pamilya masaya. Ano man ang mangyari sa buhay natin, magiging masaya tayo dahil ang Banal Espiritu nasa atin, gagamitin tayo. How important is the role of the Holy Spirit in our salvation? Ano ang role o ano ang tungkulin o ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin pong kaligtasan? Ang ating Panginoong Hesus namatay para tayo po'y mabuhay, para tayo maligtas. Pero ang Banal na Espiritu
na lagi po nating kasama, napakadali pong lapitan. Napakadali po nating matagpuan. Siya po nasa sa atin na. Pwede po nating i-welcome anytime sa ating puso. Nasabi dito, surely we need the blood of the Lamb, but we need the baptism of the Holy Spirit. Ang dugo ni Kristo, alam natin na yan ang kasiguruhan ng ating kaligtasan. But we need the baptism of the Holy Spirit. Alam mo ninyo sa Pentecost, yan ang number one nila. Kada pagpupulong, sabi araw-araw o kaya moment by moment na ay nababaptize tayo ng Holy Spirit, tayo'y nababago, nare-reborn tayo, nagiging born again. So yan ang kailangan natin. So, we are cleansed by the blood of Christ, but we are empowered by the Holy Spirit. Matapos tayong tubusin, matapos tayong patawarin, matapos tayong tanggapin ang ating Panginoon bilang kanyang tunay na mga anak. Ngunit kailangan natin ang kalakasan na tayo po'y nabubuhay bilang Kristiyano at bilang pamilya ng Diyos, matapos nating mailapit ang ating katawan, ang ating buhay kay Kristo, kailangan natin ang kalakasan habang naglalakbay na pamilya, nag-ahantay sa pagdating ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kailangan po natin yan. Kailangan nating tanggapin upang tayo may lakas. Araw-araw meron tayong tukso. Araw-araw meron po tayong dumarating na mga challenges sa buhay. Sa mag-asawa, minsan ang mag-asawa nag-aaway. Minsan ang mag-asawa nagtatalo. Ang mga anak nagtatalo. Di po ba? Yung kapitbahay nagtatalo. Pero kapag tinanggap natin ang Banal na Espiritu, mapapanagumpay natin yan. Magiging mabuting ilaw tayo. No? Yan po yan, mga kapatid. Yan, sabi dito, we are justified by Christ's blood. We are sanctified by the Holy Spirit. Tayo po ay pinababanal ng Banal na Espiritu. Tayo ay inaringganap sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Pero ang Holy Spirit, siya po ang noho, nagpapabanal sa atin. Hindi po tayo ang ano po. Hindi natin kaya sa ating sarili. Without Him, we can do nothing. Hindi natin kaya kung wala siya. Ang kailangan natin na kayanin ng pamilya, lahat ng problema, lahat ng ating dinadalang pasanin, Pastor. Bagaman ikay pagod na pagod, pero ang nagpapalakas sa iyo ay ang Holy Spirit. Yan. Kailangan natin ang kalakasan. No? Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon ay sobrang pagod doon po sa Israel. Tinignan ko yung pinaglakbay ng ating Panginoon, napakataas pala ho, brother. Pagpunta ka doon sa Mount Temptation, ang dinaanan po niya, puro lungga ng ahas. Pakita namin yung mga lungga, lalaki. Yung bang mga ulupong na, yung ulupong, tumitira po yan sa maiinit na lugar. Ngayon, nandun sila. Kalbo ang lupa. Ang tinis ng Panginoon. Ayun ho, napakahirap. Pero alam niyo kung bakit ang Panginoon, sobra ang kanyang pananalangin. Natanggapin niya ang kapangyarihan na Banal Espiritu bilang tao. Yun ang kanyang pananalangin. Alam mo ninyo, sa panahon natin ngayon, ito naman ang ating kailangan. Alam niyo, ang panalangin, walang bayad dito. Ang panalangin, kahit saan ka ho naroroon. Kahit nasa loob ka na CR, pwede kang manalangin. Pag pumutok sa amin, eh, pag pumutok ho yung ano, pag pumutok ho yung sa CLC, yung 1, yung 7-7, 7 in the evening, 7 in the morning, alam niyo mga kapatid, ay pag ako'y nasa CR ho yan, ay di tumulog na, ay di ako'y habang po, kikigil muna, kung ako'y nanalangin na maigi. Oh, mga kapatid, Holy Spirit, tanggap natin sa kama naroroon, wherever you go. Oh, kailangan natin, ano, ang Holy Spirit, pwede natin gawin. Kaya hindi po mahirap gawin yan. Ang kailangan lang natin ay gagawin. Okay? So, yan po, pababanalin tayo. Ang pagiging banal po, mga kapatid, hindi mo kinakailangan maging mabuti ka muna para maging banal ka. Okay? Nakita po ninyo? Hindi mo kinakailangan maging banal ka, maging mabuti ka muna. Kundi, ang una mong gagawin, tanggapin mo Banal na Espiritu, magiging banal ka. Kahit pa magpakabuti ka sa sarili mo lamang, wala ang Holy Spirit, pakitang tao po yun. Mawawala rin po yun, sasabi ni plastic. Pero kapag ka ang Banal na Espiritu po yung nasa sa atin, ang pamilya natin, ano po, hindi plastic talagang nababago. At sasandaan po natin, bagaman tayo tinubos ni Kristo, bagaman tayo tumanggap kay Kristo, magkakasala pa rin tayo, tama po ba? Bagaman nakilala niyo si Kristo, nabinyagan po tayo, pero patuloy pa rin tayo nagkakamali. Kaya nga po, isinugo ng Diyos ang Banal na Espiritu para pabanalin po tayo. At doon po sa pagpapabanal na ito sa atin, makakayanan natin. Sabi, we can do all things through Him, through Christ. Magagawa lang natin ito sa pamagitan niya. Kaya mga kapatid, mahirap pag sa tao tayo tumingin. Pag tumingin ka sa tao, ang tao pwede magkamali anytime.
Pero tatandaan po natin, anytime, pwede pong magbago yan. Lalo na po kung ikaw ay pamilya ng Diyos. Nagkasala ka ngayon, pero mamaya, kambyo ka. Lord, sorry. Nanalangin ka. Ay, yung tao nakating siya, yung kala niya, hindi nababago. Wala ang Banal na Espiritu. Pero pag pinasok ng Banal na Espiritu yan, pag ikay pinuspos ng Holy Spirit, puro kabanalan yan, ang maiisip niyan. Okay, mga kapatid? Malina po ba? Yan. Okay. God provide the blood of the Lamb for the sinner. For sinner, He provided the baptism of the Holy Spirit for saints. Ang Panginoon na po provide niya. Huh? Hindi porki tayo po'y nabinyadasal tugo ni Kristo. Hindi natin kailangan natin mabuhay sarili natin. Hindi natin kaya tumayo. Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ang puspos ng Holy Spirit. Christ's death provided us new life. The Holy Spirit provides us new power to live. Kaya nga po tayo born again. Bagong nilalang. Kapag tinanggap natin si Kristo, di po ba? Ngayon, kasalan na ka, ma'am. Ikaw ay halimbawa ang iyong bibig ay masamang magsalita. Ang iyong isip ay negative. Ang iyong matay lagi nakikita ay mas hindi maganda. Pero tatandaan po natin, ang taong yan, kapag po ay tumanggap ng Banal na Espiritu, papaguhin siya. Magkakaroon siya ng panibagong buhay, mga kapatid. Lalakad siya ng panibagong bagong-bago. Bagong-bago. Ay ako, may kaibigan na ganyan, nangangain ng tao. Nangangain ng tao. Sabi niya, iba-ibang klase ang tao. Yan ay pastor na ngayon, pero nasa PD yan, sa kwa? Anong lugar yan? Sa ano? Papua. Ang kwento niya sa akin, ako'y nakakain ng iba-ibang klase ng laman ng tao. Sa doon sa PG, meron pong boundary dyan. May boundary. Kapag ikay nakalusot niya at nakita ka nila, huhulihin ka, ibibiting ka ho nila at ikay susunugin, lilitsyonin ka, kakainin ka nila. Yun ang gawain nila. Masarap daw ang kanina ng tao. Pero nung siya po ay nabago ng Diyos, hindi niya papakasama at naiisip niya talagang siya ay hindi maka sa ang kanyang palasa nabago. Ang kanyang pananaw nabago at ang iniisip niya ay puro sa Panginoon at ang kanyang sarili, sabi niya, ay hindi sapat para ibigay sa Panginoon. Hindi sapat para nagagawa niyang kabutihan na hindi kayang bayaran kung paano siya mapapatawad ng Diyos. Isipin niyo yung tao, pero nung makilala niya ang Panginoon, binago ang kanyang pag-iisip. Kaya mga kapatid, kung gaano man ang ating pamilya, may kasamaan, may kaitiman ang ating puso, tatandaan po natin, kapag tinanggap natin ang Banal na Espiritu, ayawin niyo sagutin, babaguhin ka ng Diyos kung pababago ka naman. No, mga kapatid, hindi natin kaya ang sarili natin. Pero, mga kapatid, ipoprovide ng Panginoon niya. Bibigyan kanya ng kalakasan. Kung kayo ho ay mahilig na nagagalit, mga kapatid, ngayon, pagka ang Panginoon ay tinawagan natin, Holy Spirit, Lord, lubuhod ka lang. Si Pastor Chano, wala, si Pastor Chano, inabutan namin yan dito eh. Ako ho ay EY leader noon, dito. Si Pastor Chano, sabi niya, pag nakakita ka ng hindi maganda, pikit lang, panalangin, yun lang eh. Kapag ka naman ikaw ay kinagalit, pikit lang din. Panalangin, puro pikit lang gagawin mo. Pag nagagalit ka, pipikit ka. Pikit lang, yun. Ibig sabihin nun, panalangin ka lang sa Holy Spirit, Lord, hindi ko kaya ito, pagkakasala. Kaya pagka nagtatalo kayo mag-asawa, sa pamilya, ang mga anak mo, pikit ka lang. Kung mga batay nag-aaway, Lord, tulungan mo sila, papayapain mo sila. Kahit kapit bahay, ay pikit ka lang, Lord, papayapain mo sila. Eh po ba? Ako ho ay napunta ho dito sa, naliligaw ho ako ng binata pa. No? 1984, nandito naman ang asawa ko, hindi ko naman ano ha. Ay ngayon, ganito, hindi ko na ikukuntit sa kanya, pero 1984, dyan po sa kuwan, sa Banos, ay dyan yung walang ilaw. Pakatakot kayo, may cross pa na kaganyan, yun ang akin sinasakay, bisikleta, wala namang ilaw, ipital, ay dyan diling. May nag-away! Yung si Jimmy Sara, yan ho ay third year high school, lalo si Jimmy Sara, ay di ngayon naroon. Natulog pa nung naliligaw ko, siya may tagatulog at nakabulagtado sa kuwa ko na ako. Ang problema ko, uuwi pa ako dito. Kaya mga alas 12 na ng gabi. Paano kaya ang mga kaway? May mga alas 12 nag-away. Diyos ko po, paano kaya ito napapalibutan kami? Ikuto na, nag-ano na, yung mga tropa-tropa na. Ay, nung nasa gitna yung laka ng gulo kay Tin, ang kakang gulo, walang dadaan dito. Papatay, kuli ka na. Tagalay. Diyan sa may Banos, Diyos ko po, nung batuhin, tinamaan ho yung aking rin. Medyo kumiluho yung kwan. Sabi ko, Diyos ko, anong gagawin ko po dito? Naku, ay di ang dilim. Ako ho'y nanalangin, Lord, bigyan mo ako ng lakas kapangyarihan.
na ako'y makarampas dito kung tadaan ako doon, meron ding mga tao doon, ay madilim. Sabi ko, Brad, tama na. Tigil na kayo, Brad. Makakasakitan kayo, Brad. Tigil na. Sabi nung, alam mo nyo, sabi nung barako nagtatataga sa, ano, sa simento, nung hindi makarmuna, pantatadyat ng malaking gulok eh. Sabi niya, pasensya na po kayo, pasensya na po kayo, pasensya na po kayo. Ay, nung pagpasensya na hinaruruto ang takbo ng bike. Isipin niyo mga kapatid John, natakot sa akin. Sa liit kong taong ito, ay sa dami ng mga taong nagaharangay, nakakaganyan ng kuhan doon sa mga tabihan, nabaharangan sila. Mga kapatid, kapag ang puspos ka ng Banal Espiritu, walang pwedeng dumaik sa iyo. If God is with you, who can be against you? Kapatid, talagang tatagumpay ka. At ako'y habang tumatakbo, ako'y nananalangin. Bigla ako naluhulog sa bangin. Naku mga kapatid, yun ang matindi raw. Yun ang pangisa may tulay. Bakit parang may kumapik sa akin manubila? At pagbagsak ko mga kapatid, Diyos ko po, sabi ko. At pagbagsak ko po, nakapagtataka, nakasakay pa rin ako sa bisiklita. Umahon po ako, pagbagsak ko, nakasakay ako sa bisiklita ng ganyan. Pag-ahon ko, di inahon ko ng bike ulit, tumakbuho ulit ako. Ganun makatindihan ko ang karanasan niya. Pero nakita ko, kapag ikay bantay ng Holy Spirit, lalo kang tatapang. Tumapang lalo ako. Sabi ko, thank you Lord. Yan ang iyong pagliligtas. So, ipoprovide. Para kahit saan ang mga pagsubok sa buhay mo, kapag ang puspos ka ng Banal Espiritu, ang Panginoon magbibigay sa iyo ng alam at karunungan at liwanag. Anong gagawin mo? Sipin mo ka magawa ko bang harapin yun na wala naman ako pupuntahan at ako'y magsalita. Ay, itigil na po niya yan. O, mga kapatid, ay siya'y pumayapa at ako'y ginalang niya. At ako'y pinalapa. Siguro ho'y nakita ang aking mukha, malaking tawa ko, ano man ang nakita, di ho ba? Ang Panginoon gagawa ng miracle sa buhay natin. Di ba? Yan ang Panginoon sabi, God will do miracle among you, mga kapatid. So yan. Yan. Christ's death gave us new standing. The Holy Spirit baptism gave us new condition. Ikaw ay bagong nilalang. Ikaw ay Kristiyano. Adventista ka na. Pero, bibigyan ka ng Panginoon ng panibagong ano po? Condition ng buhay. Kung ikaw no'y malungkutin. Dahil si Kristo sabi, when Satan in the family, ang sabi po doon ano? Trouble, trouble home. Pero pag si Kristo ay pumunta sa atin, ang sabi, when Jesus in the family, happy, happy home. Magiging masaya ang ating pamilya. Mababago ang kondisyon ng sambahayan kapag ang Panginoon ay nasa sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So yan po ang kailangan natin, ang Holy Spirit, no? Sabi, man needs a power outside of and beyond himself to restore him the likeness of God, enable him to do the work of God. Humanity lays hold upon divine power. Christ dwells in the heart by faith, and through cooperation with the divine, the power of man becomes efficient for good. Kapag ang Banal na Espiritu ay nasa sa atin, yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin ay ating magagawa. I-restore ang kapangyarihan at ang karakter ni Kristo sa atin. At mga kapatid, ang sabi rito, kapag ang Holy Spirit ang nasa sa atin, meron tayong kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang sabi doon, ang pinagagawa ng Diyos upang ang pamilya ng Diyos ay sumaksi sa Kanya, ay sufficient. Anong sufficient? Sapat para magawa natin ang ipinagagawa ng Diyos. Amen? Hindi po pala mahirap na gumawa sa gawain. Huwag natin isipin kung anong gagawin natin. No? Ano man ang talento natin, ano man kakayan natin. Huwag natin isipin yan. Ang isipin natin, ang Holy Spirit, siya'y magbibigay ng light. Siya'y magbabago ng kondisyon ng ating pag-iisip. Siya'y magbabago ng kondisyon ng ating pananalita. Siya'y magbabago ng kondisyon ng ating kaisipan. Siya'y magbabago ng kondisyon ng ating buhay. Alam niyo mga kapatid, sa pag-aaral natin hanggang Sabado ng hapon, makikita po natin kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Equally, makikita natin kung paano tayo babaguhin ng Diyos na lalakad ng pamilya na sufficient, sapat ang blessings ng Panginoon sa atin. Atin po makikita yan. Ngunit ngayong gabi, gusto ko pong madama natin na tayo po'y kilusi ng Banal Espiritu. Matatagpuan yung tunay na pagmamahalan, pagkakaisa ng tahanan ng Diyos, pamilya at ng iglesia ng Diyos. Alam po ba ninyo mga kapatid, ang paraan para magkaroon ng pagkakaisa ang iglesia? Una, bukas pag-aaralan natin yan. Bibigyan ko na panagpan. Ang una, kapag ang iglesia o ang pamilya kapag ang pamilya ay puspos ng Banal na Espiritu, pagdating po niya sa iglesia, yung liwanag, yung kapuspusan, yung kalwalhatian ng Diyos, magniningas po ito para sa kanila. At dahil po doon,
ay magiging matagumpay ang ating Panginoon sa ating buhay. Ngayon, how can we experience Pentecost? And when the day, siyempre paano natin maranasan ito? Madali natin pong mapakinggan ito. Pero, paano ma-experience? Iba yun eh. Kakaiba ito eh. No, sasabi dito, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Noong kanila pong tanggapin ang Banal na Espiritu, sila po ay nagkaisa in one place. Katulad natin dito, mga kapatid, ako'y naniniwala po na tayo pong lahat ngayon napupuspos ng Banal na Espiritu. Amen? Amen! At ang larawang ito ay larawan ng pagkakaisa ng bayan ng Diyos upang tayo sumaksi. Saan man tayo paruroon dito po sa ating lugar. Magiging makapuluhan at makapangyarihan natin paglilingkod. Ang sabi doon, paano natin ito maranasan? Naranasan na po natin, mga kapatid. Yung pong magkita-kita tayo, masaya tayo, ano man ang ating nakaraan, ano man ang meron tayo pagdating sa iglesia, nagkakaroon ng pagmamahalan, nagpapatawaran, nagmamahalan. Dahil tayo lahat ay iisa kay Kristo, nagpapatawaran. Bukas, malalaman natin yan ng mga ganyan. Mga kapatid, paano tayo mabubuhay ng masaya? Alam nyo, pamilya, number one, ating matutuklasan. Ito pa lang ang Panginoon, ang inuna ng Panginoon na pinuspusi ano po? Yung pamilya ng kanyang mga alagad. Yung 12 disipulo. At yung 12 disipulo, ginamit ng Panginoon. Sila'y nakapagpagaling din ng mga may sakit. Sila po'y nakapagpalayas din ng mga demonyo. Di po ba? Nagkaroon ng refleksyon ang ano po, likas ng ating Panginoon. Kay Peter, kay John. No? Yan. Ang sabi dito, maranasan po natin ito, and when the day of Pentecost was fully come, when we're all with one accord in one place. Okay, magsimula na tayo sa isang lugar. Ito yung ginawa. And there appeared unto them glowing tongues like as of fire. And it sat upon each of them, mga kapatid. Ito po, sila po ay nanalangin ng time na yan. Kaya ngayon po panahon ng retreat, Pastor, ang Panginoon ay nanalangin noon, alam niyo, kasama niya mga alagad. Ang mabigat noon, nananalangin pala, kasama niyo sa pababasa natin yung Desire of Ages. Sila po ay ano ho, sa panahon ang Panginoon ay nagsasalita at sila ay nananalangin. Nakatulog ang maraming niya mga alagad. Nakatulog. At ang Panginoon ay napaluha. Alam niyo kung ba't napaluha? Ang mga kapatid at ang mga apostoles ay ano ho, hindi makatagal sa paglapit sa Panginoon, sa pananalangin. Eh sila'y pagod din, isipin nyo tayo umakit sa bundok, ay dito sa atin, di nga ho tayo umakit sa bundok, ay nakasakay pa tayo sa magandang sasakyan at malamig eh. O diba? Patag pa at magandang daga. Pero sila'y umakit pa ho ng bundok, siyempre siguro nakatulog, pero ang Panginoon hindi nakatulog. Sila'y tumatak, kailangan nila ng Banal Espiritu. Bakit kailangan nila ng Banal Espiritu? Darating ang panahon ng kabagabagahan sa Iglesia ng Diyos, sa bayan ng Diyos, sa ating pamilya. Darating ang maraming pagsubok at mga great tribulation bago dumating ang mapalad na araw. Tayo po'y darating sa pagsubok. Kailangan nating tumanggap ng Banal Espiritu. Ito pong ating retreat na ito ay simbolo ng ginagawa ng ating mga Panginoon noon, hindi naman retreat. Nabago na lang yung ating kone. Dito ang ating ayan ho, noon ayan ho. They gathered together in one place. No? Ito po'y nagtipon-tipon sila at sila'y nanalangin. At nung sila po'y nananalangin, tumanggap sila individually. Sila'y dumapo. Ang sabi ho sa Tagalog, ay dapo, isa-isa. Isa-isa, dapo. Ay, kung kinatutulog, ay, nagising kayo, ano ba yung dumapo sa akin? So, ngayon ang kailangan na yan po. Pag dapo, dapo, ay tinanggap nila. At nung tanggapin nila yon, nakaroon sila ng panibagong kondisyon. Tingnan po natin. Nakaroon sila ng panibagong kondisyon. Nakaroon sila ng panibagong ano ho? Likas. At ano ho, sila'y nakapagsalita na may kapangyarihan. Kapag katapos po natin dito, mga kapatid, matapos tayo makapag-aral sa buong magdamag na ito, kayo ba yung mayroong prayer marathon? At pagkatapos ay fasting bukas, ba hindi ba naman ganun? Hindi naman ganun, no? So, sila ay, ano po, nanalangin. At pagkatapos po sila ay panalangin nila, pagkatapos ng panalangin, mga kapatid, nung sila ay lumabas, ito ang purpose nito. Pagkatapos ng retreat, pagkatapos ng retreat, kinabukasan, lalabas tayo sa buhay natin at mga harapin natin ng challenges sa buhay. Mga kapatid, magiging matagumpay tayo. Magiging mabunga ang ating paglilingkod. That is the purpose of our ano po? Our retreat, no? Ito yan. Yan. Ito. Ang sabi dito,
And when they, the day of Pentecost was fully come, sabi dito sa second Juan, and there appeared, dito sa chapter po tayo, and when they heard, they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, katulad ng retreat natin, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness, mga kapatid. Sa pagtitipon po nila, ayan po, nagkaroon ng pagpupuspos ng Banal Espiritu, sila po ay nagkaroon ng ano po, salitang ano po, bold, ibig sabihin, hindi sila natakot magsalita ng mga ano po, dapat sabihin. Kaya mga kapatid, ang purpose pala natin, kaya po pala tayo nagre-retreat, para tayo magkaroon ng lakas ng loob, at ang ating mga pamilya ay magkaroon ng kapangyarihan na hindi tayo natatakot, ano man ang mangyari sa dito sa atin, ay magagawa natin ang mapinagagawa ng Panginoon. Okay? Una, tatlo lang ito, pero maiksinaw. Tapusin ko na ito. Ang una, kapag tayo napuspos ng Banal Espiritu, ano po, we will be united in Christ. Tayo po yan ho, magkakaisa. Even though in our family, magkakaroon tayo ng ano po? Magkakaroon tayo ng pagkakaisa. United in Christ. And when they Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Dahil sila po ay napuspos ng Banal Espiritu, sila ay nagkaroon ng pagkakaisa kay Kristo. Amen, mga kapatid? Amen. Dito po sa atin, mahalaga na narito ang ating pamilya. Kung mayroong pamilya po na dito kayo ay mayroon kayong hindi magandang pagsasama, sabihin natin, no perfect ano family. Lahat po tayo may kanya-kanyang pagpapalaki ng ating sambahayan. Pero, dahil ang Panginoon nasa sa atin, kung papayag kayo, magkaisa tayo. Pagpatawaran. Pagka tayo may kasalanan. Una dito, nagsisisi sila ng kasalanan. Pag tinunan natin ang istorya, kapag nagsisisi ka ng kasalanan at naghihingi ka ng patawad sa asawa mo, kung kanino man, patatawarin ka ng Panginoon, pupuspusin ka ng Holy Spirit. Kaya ho tayo dito. Dapat pamilya. Parang dito mga dalaga iba, yung mga kulang, putol-putol. No? So, di ba alam mahalaga ito? Lalo na ngayong gabi. Kasi pag-araw, ang iniisip mo, punta din, punta doon. Ito ngayon, focus lang tayo. No? Huwag kayong punta-punta kung saan-saan, baka makakit yun ang ahas dyan. So, mga kapatid, ang kailangan mga kapatid, ano po? Tayo, ay ang pamilya ay nandito katabi nyo. Katulad nyo, kuya. Dapat ho, ang mag-asawa, ay pag-aaralan natin ho bukas yan. Ang mag-asawa ay magkatabi. Ang mga anak, katabi. Ang mga ang sweetheart, kung nandyan yung pamilya, sama lang muna, tabi-tabi lang din. Pero, bawal. Yan. So mga kapatid, ang kailangan natin magkaroon tayo ng unity, ang ating ano, pag tayo napuspos, magkakaroon ng unity, at pagka meron hindi maganda sa pamilya, bago umalis po dito mga kapatid, bago na tayo, at may masayang pamilyang uuwi sa ating tahanan, na ito'y tahanang inihahanda, pamilya ng ating Panginoon. Amen? Napuspos ng Banal Espiritu. Saan nyo makatabi inyong mga misis nyo ngayon at mga mister nyo, dapat katabi nyo. Ayan, kaya tayo pamilya eh. Baka ibang pamilya ho inyong katabi, mga kapatid. So mahalaga ito, bukas ang assignment ko sa inyo, ang inyong pamilya, katabi. Huwag yung pamilya ng iba. Pagkatapos ho, fellowship na tayo, saka na makawatak-watak. Sige, yan. United, magkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya. At magkakaroon ng ano po? Dahil kay puspos ng Banal Espiritu, nag-aalap ka. Ang tawag yan ay ano po? Ignited. Kapag nag-apoy ka, magniningas ka, sisigla ka. Alam niyo mga kapatid? Ayaw ko kayo nagkakanbas, mga kapatid. Dito pa matutulog sila. Okay. Kami huy uuwi pa. Alam mo ninyo? Ako'y nagkakanbas. Lungkot na lungkot ako. Ang problema ko po, sa pagkakanbas ko, hirap ako mag-English. Ay, ang napupunta kami Ulongga po, Pastor. Ay mga Amerikano ho, maraming Amerikano dyan. Ay ngayon mo na may tinuturo naman ho dyan, Juan, minimemorize yung canvas. Sinong kulpultor dito? May kulpultor ho ba dito? Taas ang kamay. Ayan. Ay habang nagkakanvas ngayon, good morning sir, ituturo po yan. Good morning sir. We are from Philippine Union College. And we are from Home Health Education Service. And we are here to present about health, nutrition, and character building for children. May I come in sir? Thank you. Di ba? Parang ganon. Ay pinatuloy. Pagdating ko doon, nako, may malaking problema, Pastor. Nataubos ko na yung English ko.
Lalo mo naman dito, bulakbol kami dito sa Bunga-Bunga School of Fisheries. Napalipat kami sa EMC, napalipat ng Bunga-Bunga School of Fisheries. Hindi ko muna mahina yung Bunga-Bunga School of Fisheries. Nasa tao yan eh. Alam mo, bulakbol kami noon. Kasi Tagalog yung English na subject eh. Tagalog. Yung ngayon mga kapatid, ganito. Hindi pagdating ko doon, naalala ko itong Holy Spirit. Sabi ko, kailangan na panalangin. Ay, basa na ho, tumulo na ho yung pawis ko dito. Pati ho hanggang brief, tumulo na. Mga kapatid, tumulo na. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Ay, ko kuya Ali, sasabihin, masamang tao ako. Ay, sabi ko, kung may magpapatuloy yung sasabihin ko, nakamulaglag ko Amerikano, sabi, what can I do for you? Ay, di ako nagpanitig ho kami ganyan. Ho, nanalangin. Na-ignite ngayon ako. Napuspos ako ng banal espiritu. Itinuro sa akin ang aking gagawin. Ay, ang naisip ko, ay, ako'y Batangin nyo. Englishin ko ng Tagalog. Diba? Sabi pa, may kapangyarihan na banal espiritu, makapagsalita ka, boldly, mga kapatid. Ngayon, boldly. So you will speak boldly. Sapagkat ikay, napupuspos, na-ignite ka ng banal espiritu. Ngayon, ito, nawala na yung Bible doon. Nawala na. Teka. Ito. Ito, mga kapatid, ito yung modern medical guide. Ito, modern medical guide. Oh, sir. Alam nyo, naisip kong Englishin siya. Nang Tagalog. I-Englishin ko ng Tagalog. Sabi ko, ano kayang umpisa ko dito? Ay, di Amerikano yung tumingin. Pinagmamasdan ako, pawisan, pasang-pasang, ah, pawis. Ay, di kinuha ko doon sa bag ko. At sabi ko, ay ako ay Batangin nyo. Sabi ko, yung ito, sa Batangas ay Ari, sir. Ari. Ari, sir! Sabi ko, Ari, sir! Kapag tingin naman ho yung Amerikano, Ari, sir! Oh, sabi ng Amerikano, okay. Tinuklad ko. Bandarito pa, sir. Sabi ko, bandarito pa, sir. Tingin siya. Hito pa, sir. Sabi ko, hito pa, sir. Pag tingin ng picture, hito pa, sir. Mayroon pa rito, sir. Ay, sabi ng Amerikano, okay. Aba, sabi ko, pag sinabi yung okay, may training tayo niya sa Kandasing. Pag sinabing okay, ano po yon? Buying signal. Pag sinabing buying signal, okay. Ang sabi niya sa ako, okay ba, sir? Sabi niya, okay. How much? Aba, mga kapatid, akalain mo, pastor, hindi lamang yung aking 100 libro, lahat ng dala kong libro sa bag, binili. Na-English ko ng Tagalog. Bakit, mga kapatid? Meron ba akong kakayanan? Meron ba akong kakayanan na hikayatin siya at paunawa sa kabila ng aking kainaan, sa kabila na hindi ko kaya paliwanag ang salita ng ang aking kinakanta sapagkat English din ito? At ang kausap ko English, hindi ko kaya paliwanag. But the power of the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ay gumawa. At hindi kaya ang Amerikano. Binili ang aklat. Sinuntap na chair ng pagkatapos. Sinuntap na chair. Hindi po ako ang Holy Spirit. Siya ang magtagumpay. Oh, mga kapatid, kaya sasabihin ko po sa inyo, kapag ang banal espiritu ay mai-ignite tayo, makakaroon tayo ng kakaibang lakas, kakaibang kondisyon, kakaibang kapangyarihan gagawa sa atin. Mga kapatid, yan po'y sinasabi ko lamang sa inyo, mai-ignite tayo. Huli na, mga kapatid, itong huli. Pag tayo po'y ignited ng Holy Spirit, sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, mag-aalam ang kapuspusan ng Panginoon sa ating buhay. Mag-aalab ang usok sa ating pamilya. Mag-aalab ang refleksyon sa ating iglesia. Mag-aalab ang refleksyon ng pamilya natin sa ating kapitbahay, mga kapatid. Kaya ang panahon nito ay panahon ng pagsisisi. Panahon ng paglapit sa Panginoon. Panahon ng pagtanggap ng Banal Espiritu. Upang tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng united in Christ. Upang tayo magkaroon po ng ma-ignite tayo ng Banal Espiritu at magawa natin ang pinakang mabuti. Oh, minamahal, mga kapatid, ang pangatlo, excited for sharing the gospel. Kapag tayo po tumanggap ng Banal Espiritu, nagkaisat po tayo ang iglesia. At kapag tayo ignited ng Holy Spirit, we are excited to preach the gospel. Sa iba't ibang paraan, mga kapatid, magagawa natin ang pinakamabuti nating gagawin. Through the Holy Spirit, tayo po may excite na magbahagi ng salita ng Diyos. Nung ako po nahikayat dito, kayo po'y dumadalaw sina Brother Kapuli. Ang mga kulpultor ay dumalaw sa amin, ay backslider ang pamilya namin. Backslider. Hindi ho nasimba ang mga tatay, ay kayo ho ay hindi nasimba, nagiinom, maglalasing. Ay ngayon naman hindi na, kaya ako nasasabi ngayon at hindi na ako sisimula, binago na siya ng Diyos. I know, magsasalita kami, maglalasing ang ganyan, magagali sa akin. Ngayon, hindi na. Kasi binago na ng Diyos. Ay sila ho, ay ang nanay ko, pilosopo. Pero ngayon, nabago na, may kaunti pa. No. Pero wala naman siya ngayon dito.
Ngayon mga kapatid, may kaunti. Siya yan po, pinuso po, ay nako, ay kasasama rin naman ang ugali ng mga sabalista. Magalipay kayo dito na lang sa bahay. Ay, di mabinyagan. Pero pumunta ang mga kolportor. Yung sina Sister Rebe, buhay pa ba yun? Waling? Yun ho ay kwa. Ibig sabihin, hindi natin alam. Takal na, magpanahon eh. Bata pa kami. Makikita ko yun man ho'y masigla pa noon. Hanggang ngayon siguro may masigla pa. So ngayon mga kapatid, marami sila. Sina Samson Makatugal. Si, marami sila doon, makulpulto, mga binata. Nagpukan sila. Sina Sister Malin. Na, po, na, yung sila nagsisimba kay Sister Malin na ano po, yung ilalim na yung sa itaaso ng bahay nila. Ay doon na simba si Brother Kapuli. At saka, Kapuli ba yan? O, yun yung pan. Patay na ako siguro yun. Matanda na nun eh. Ayan, ngayon o, sa what to make the story short, ay kami ho yan ho, nahikayat. Nahikayat ho kami yan. Oo, ay dadalawin ho kami ng mga Adventista. Doon ho'y pupunta ho ang mga Sabalista. Ang tagal ho'y doon ho'y ang aming bahay, ang CR ho'y malayo. Ay, ang mga Sabalista ho'y dadalaw sa amin. Nandiyan na ho sila. Dadalaw. Pagdalaw ho nila yung sina Sister Nina na ang tagal naman ho, may kasama silang mga ano, kulpulta. Ang tagal umalis. Ay, ako ho'y hubad baro na kabriplang pumasok doon. Ang tagal ako ginanaw. Anong Sabalista yan? Ang tagal umalis. Talaga naman. Sabi ko, ay, nasa madalit sabi, natukso ho akong pumunta doon sa crusade. Ako ho ay nabinyagan, mga kapatid. At nung ako'y mabinyagan, nalaman ko yung tungkol sa sabat. Pagpunta ko ng school, nung high school po ako eh, nung first year high school, pagpunta ko doon, dinidebate ko mga iglesia ni Cristo, pati yung aking classmate, sinasabi ko, excited ako. Pero sabi, remember the sabat day to keep it whole. Talagang sabat, huwag kang kakain. Ikaw, kung mapakain pa na yan tungkol doon sa sabat. Mga kapatid, pinaglalaban ko yan. Excited ako dahil puspos ako ng banal espiritu. Yung unang pagtanggap ko sa Panginoon, nag-iinit ako. Mga kapatid, ganon. Tingin po yung mga bagong binyaka, gustong-gusto ng testimony, maiinit sila. Yun po yung nai-ignite ng Holy Spirit. Puspos ng banal espiritu. At yung pag-ibig na yun, dapat bumalik sa atin. Amen, mga kapatid? Dapat manumbalik yun. Yun po yung gawa ng banal espiritu. So, excited tayo i-share ang gospel. Yan, kailangan natin, mga kapatid. Ano? Number one, united in Christ. Ignited by the Holy Spirit and excited for sharing the gospel. Yan mga kapatid. So yan ang kinakailangan natin. Ano, sila daw po yan ho, pinuspos pagkatapos ng panalangin, sila daw po yan ho, nagsalita. Nagsalita ng Diyos boldly. No? Yan ang naganap sa kanila. So yan, magagawa ng Holy Spirit, mga kapatid. Ang sabi, ang precious ng Holy Spirit, ano daw po, bibigyan tayo ng kapangyarihang magsalita ng ano po, ng katotohanan. At ang Holy Spirit, tayo po yan ho, ang sabi ng Spirit, furnishes the strength that sustain striving, wrestling souls in every emergency. Tutulong sa atin ang banal na Espiritu in times of emergency. Kapag nasa atin, huwag nating wawalain. Brings comfort to heart in times of sorrow and affliction. When the outlook seems dark and the future perplexing, when we feel helpless and alone. Mga kapatid, kukumport tayo. Lalo na po kung tayo may mga problema dahil sa kasalanan, guilty tayo, may mga problema tayo, ikukumpot tayo ng Holy Spirit. Ang ating lalapitan, hindi yung kapitbahay. Ang unang nating lalapitan, hindi yung asawa natin. Hindi yung pastor, kung sino man, ang lalapitan natin. Holy Spirit, mga kapatid, ikukumpot tayo. Yan po bang kalungkutan mo, bigla kong mabibigyan ng liwanag. Napakasarap niya, naluluha ka, na-feel mo na, Lord, thank you. Napakabuti mo sa amin. You will realize and we will feel the working of the Holy Spirit in our hearts, mga kapatid. Siya gagawa sa atin. Then, mga kapatid, tayo po i-guide niya. No? Ang sabi nito, guides men into all truth and is given us a regenerating agency. Then the Holy Spirit withdraws the affliction from the things of this earth. The Holy Spirit fills our soul with the desire for holiness. Mga kapatid, maging yung kabanalan, tutulungan tayo ng Banal Espiritu. Ang paggawa ng mabuti, hindi gawa pa rin ng Banal Espiritu sa buhay natin. Ang kailangan natin, accept and receive the power of the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Amen. Ngayon, mga kapatid, dito ay meron ho ditong awit. Sabi dito,
Ang kailangan daw po natin dito, God will do great things for those who trust in Him. The reason why His people have no greater strength is that they trust so much to their own wisdom and do not give the Lord an opportunity to reveal His power in their behalf. He will help His believing children in every emergency if they will place in their, the entire confidence in Him and faithfully obey Him. Magkakaroon ng kapangyarihan kung lubos nating ititiwala at hindi sa ating sarili. Marami po ang nabibigo ngayon. Nagdadalamhati ngayon ng mga Kristiyano. Hindi nila napipili yung puspos ng Banal Espiritu because they are trust so much to their own wisdom. But we need to trust in God moment by moment, mga kapatid. Ang sabi po dito, there is no more important priority in lives than experiencing a revival of God's grace in our heart daily and inviting the Holy Spirit to make us into His image. Read the Bible, share with and pray for the Holy Spirit. We should pray earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of Pentecost. And if they needed it at the time, we need it more today. Mga minamahal na mga kapatid, kung paano po pinuspos ang banal espiritu ang mga alaga. Kailangan din po natin ito sa mga huling kapanahon ng ito na ang kanyang mga iglesia, ang bawat pamilya ay tumanggap ng banal espiritu. Paano natin tatanggapin? Ipasakop po natin ang ating sarili. Manalangin tayo. Ugaliin natin manalangin. Ugaliin natin basahin ang salita ng Diyos at ugaliin po natin ibahagi ito. At ang sabi po dito, meron pong, ang sabi doon ay receive the Holy Spirit. Alam po ba niyo yung awit? Ang isang awit, pagtanggap ng banal na Espiritu. Ang awit ay katulad ng panalangin. Bukas pa ng atin din yung pag-aaralan. Pag tayo po'y umawit, mga kapatid, hindi po ba nai-enhance tayo? Nai-enhance tayo ng Holy Spirit? Tumataas ang antas ng ating spiritual at itinataas tayo, dinadala tayo sa itaas, mga kapatid. That is the work, part of working of the Holy Spirit in our hearts, mga kapatid. Kailangan natin tayo umawit din sa Panginoon at kauri ng panalangin. Awitin po natin, mga kapatid, ang tinatawag natin, Come Holy Spirit, I need thee. Kailangan natin ang Banal na Espiritu, mga kapatid. At ang sino mang gustong tumanggap ngayong gabi ng Banal na Espiritu ay ipakita sa pamagitan ng pagtayo at ating aawitin ang ano po, Come Holy Spirit. Mga kapatid, ito po ay isang awit ng panalangin. Awit ng pagtanggap ng Banal na Espiritu saan man kayo naroon. I-focus po natin ang ating kaisipan sa Banal na Espiritu at ang bawat sambayan. Habang ating inaawit, ay kasabay po naman na ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon. At sasabi, Lord, please forgive me. Lord, please give us united in Christ. Please unite us. Please, mga kapatid, tayo po yan, lalapit sa Kanya. At sasabihin natin, Lord, ang aking buhay binibigay ko sa iyo. At gusto ko pong tanggapin ang Banal Espiritu at hindi na po mawalay sa akin magpakailanman. Awitin po natin ang Come Holy Spirit, I need it. Come Holy Spirit, I need it. Sing. Come Holy Spirit, I need it. Come Holy Spirit, I pray. Come with the strength and thy power. Come in thine own gentle way. Come, light us spring in the desert. Come in the winter. Thy poor Lord, let His sweet healing power touch me and make me whole. Manalangin po tayo. Minamahal po namin Diyos. Maraming salamat sa kapangyarihan ng Banal Espiritong bumago sa amin ngayong gabi. Nagbigay ng lakas, nagbigay ng pag-asa.
At kami ginawa niyong isa at pinagkasundo ninyo ang bawat pamilya. Binago ninyo ang aming kaisipan ngayong gabi na kami maging banal sa iyong harapan. O patawarin niyo, Diyos, kami sa nakalipas. Linisin ninyo ang dako ng aming mga puso upang kayo, Panginoon, ay aming tanggapin ngayong gabi. Pakapuspusin po ninyo kami, Panginoon, at gawin niyo kaming banal. At kami ilalakad ng panibago sa iyo. At kami hahakbang ng panibago. Magkakaroon kami ng kaisipang panibago. Magkakaroon kami ng diwang may kalakasan. May pagkakaroon kami ng diwang ibahagi ang iyong salita. At ang pananatili ng pagkakaisa ay ipagkakaloob niyo sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, bago po kami mumulat at umupong muli, aming inihiling na ang patuloy na pagkasi ng iyong Santong Espiritu ay ipagkaloob niyo sa amin ngayong gabi. At bilang ministro ng Ebanghelyo, itinataas ko po ang aking kamay bilang tanda ng mahalagang basbas sa bawat isa sa amin. Inyo po kaming puspusin ang kabanalan at kami, Panginoon, bagong nilalang sa aming Panginoon at kami lalakad ng panibago at mula ngayon kami iyong iyo na Panginoon. Amin pong tinatanggap ang iyong kapangyarihan at bilang ministro ay akin po silang binabaspasan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Maupo po tayong lahat, mga kapatid. Okay, sa oras na ito, bago po tayo mag-closing song, pinupuri po natin ang Panginoon sa magandang mensahe na may kinalaman po sa pagpuspos ng Banal na Espiritu bilang pamilya ng ating Panginoon. At sa oras na ito ay tugon natin sa magandang narinig nating mensahe, mapapakinggan ulit natin ang awit ng mga kabataan buhat sa Mararong. At ito po ay isa sa bahagi ng ating pagtugon sa pagpuspos sa atin ng Banal na Espiritu sa gabing ito. Kaya narito po ang ating mga kapatiran buhat sa Mararong. Sila po ay handang-handa rin na ibigay ang kanilang mga talento, mga kapatid. Okay? So kung handa po ba? Okay. Ayan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon.
tayo po lahat ay tumayo sa ating closing song. Salamat po, Panginoon, sa mga minsay na aming napakinggan ngayon. Ito po ay makapagpalakas ng pananampalataya ng bawat isa amin. Sa bawat pamilya na kinabibilangan ng bawat isa, patuloy na palakasin ang pamilya. Sapagkat ang may malakas na pamilya ay merong malakas na iglesia na naglilingkod sa inyo. At lalo higit sa pagsaksi, sa pagbabahagi ng inyong mga salita, ay patuloy na magkaroon kami ng kapangyarihan. Tulungan kami, Panginoon, na isa kabuhayan lamang namin ang aming narinig at ang inyong mga salita. Ito'y isang malakas na kapangyarihan na para kami makapagsaksi sa iba. Kaya sa oras na ito, sa aming pong panimula, ng aming ginawang pag-aaral hanggang bukas at hanggang Linggo ay patuloy na kasihan ang bawat isa sa amin ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko mga kapatid. Happy Sabbath mga kapatid. Bukas po.